siya. Ayan, ilang kilo siya, tropa? Is 1.9 po. 1.9 o 1.920 po. Yun, magkano ang isang kilo ng... Bali ngayon po sa market is 180 per kilo po. Mama! Kasi ang rabbit po pag kinakatay is kinuhubaran lang ho. Mm-hmm. So nakukuha natin yung balat na pwede ho natin gawing bag din, no? So, ayun, mga bag, na, wallet. Ang mga wallet po, yan ho yung sample natin, no? Ang bag, wallet. Ayan, ang ganda, no? So yan po. So, balat ng rabbit pala ito. Balat ng rabbit, so salin ho talaga ay tsura. So yan yung maganda sa balat ho ng rabbit. Ayan yan. Mm-hmm. So tropa, pagkakatay nung karne, nung rabbit, tatanggalin yung balat. Pagtanggal ho ng balat, ibibilad. Lalagyan ho natin ng asin. So, sobrang dami ho asin yan. Talagang ano, yun yung pasisipsipin natin ng, ano, ng, kumbaga yung langis ng balat, no? Yung ganun. Mm-hmm. So yun yung sisipsip nun hanggang matuyo siya for 2 to 3 days. After ho nun na maging ganyan ito na ho siya, lalagyan ho natin ng pula ng itlog, no? Oh, okay. Yung pula ho ng itlog para mas maging ano siya, yung malambot, no? Anong pula ng itlog? Yung maalat? Ah, hindi ho. Yung tawag dito, egg yung, yolk. Ah, egg okay. Yolk, you know, so yun, ilalagay natin ho dito, ipapahid, patutuyuin siya sa loob ng isang araw bago ho lalabahan. Ngayon, pag nilabahan, depende ho sa inyo kung anong shampoo ang gusto nyo gamitin. Pwede rin sa shampoo eh. Para mas malambot yung ano, finished product. Oo nga, no? Mas malambot. Mas malambot. Yan, yun, no? Sarap, ang sarap ng hawakan. Ano, no? Lalo yung ibang parte ho. Yan, no? So yan ho yan. So yan, yan ho yung ating susunod na project ho na gagawing bag, no? So bukod ho sa karne ng rabbit, meron ho tayong mga iba pang produkto na nagagawa ho sa rabbit ho, no? Mga katropa, no, andito tayo ngayon sa lugar ng ating tropa na si Tropang EG. Yun, iikot niya tayo sa kanyang farm. Ito yung kanyang farm. So una ka, tropa, para ma-explain mo sa amin. So ayun, magandang ay rabbit tree. Ito po yung rabbit tree na inuupisan ho namin sa backyard lang ngayon. So ito po, bali ito po yung aming growing area. So dito namin pinaglalaki yung aming mga rabbit. So sa ngayon po, ilang rabbit pa lang po yung nandito at yung iba po is na out na natin kaya hindi na siya puno, no? Yung iba po is pang meat production po. At tulad nito isang to is naka-schedule siya for meat production today. And yung iba is yung grower natin as gagawin natin breeder. Like ito mga to is gagawin breeder po ito mga ito. No? Breeder pala ito. Opo. Bali mga manakuha natin sila bata po. Tapos dito natin sila pinamamature po ngayon. No? Oo. Tapos yun. Ito po yung breeder area. So maliit pa lang to yung rabbit tree. Bakit na bakit po? Bali ito po yung breeder area natin. Ito yung mga breeding. Opo. Ito po yung mga babae natin. No? Ito yung mga doon natin. Malalaki pala ang babae. Malalaki po. For meat consumption po kasi tayo, kaya medyo malalaki yung babae natin. Ayan mga katropa, may baby. Ayan, meron ho tayong maliliit dyan. Ang cute.
So ayan po. Eh ito po, meron din tayo dito, so, mga brown. Laki na. Ang price ba ng brown parehas lang din sa white? Bali po ano, kung for meat parehas lang ang presyo nila kung i-meat niyo siya. Uh-huh. Pero kasi minsan meron tayong mga tinatawag na lahi ng rabbit na kailangan. Uh-huh. So doon nag-iiba yung price nila in terms of breeding po. Or kung kailangan mo tong lahi na to na mas mabilis lumaki. So mas tumataas yung price pag ganun yung lahi nung ano nung rabbit. Yun. Mm-hmm. Kasi pag meron ho tayo tinatawag na mga local NC, yung mga local na rabbit, ibig sabihin hindi sila ganun kabilis lumaki, kaya medyo mas mura yung price nila. Hindi katulad ho ng mga sabihin natin iba na galing imported yung lahi na mabilis lumaki talaga. And yung iba na hybrid na naabot yung standard natin na 2 months 2 kilo para mas magandang ho yung karne na mas makukuha natin doon sa rabbit meat po. No. So ayun ho yung focus ng Daay Rabbitry na makapag-produce ng mas magagandang karne. Kaya kung makikita nyo yung mga babae ko talaga, yung mga doe natin or yung mga breeder natin, breeder doe, no, is talagang malalaking lahi talaga, no. So iba po dito is may mga stud na, ibig sabihin may mga kasta, no, ayan, no? So mga buntis na po. Yun. And then itong isang to is ayan, meron siya mga ayun sir, yun yung mga meron siya mga kits. So meron siya mga maliliit na rabbit, may, mga baby rabbit na. Ay mga katropa, kung natatanaw niyo no, may baby doon. May no? Baby rabbits na no. Na ang edad ho ngayon is nasa 2 weeks o 10 days ho. Yung so, baby. Yung baby. So ganyan sila kabilis lumaki at ganyan sila kabilis dumami. Ito 8 piraso po ito no. 8 piraso. 8 piraso po ang kanilang anak, opo. So sa isang anakan 8 po. No, yan. Tapos meron ho din tayo dito sa taas. Yun, 2 weeks na nga, tama. Ito ay mga 7 days isang linggo. No? So, yan. Tignan natin kunin. So, ito. Yan kukunin ng tropa natin. So, pang EG natin. Ito, 7 piraso naman po. Ibas muna sa magulang. Okay. May baby din siya. May baby din. Ay, medyo malayo. Sa kabila pa na tayo. Ayun, sa kabila yung baby niya. Sa kabila. Ito, sir. Aso, dito sa likod. Ikot tayo sa kabila. Yan, ikot si tropa natin. Antay lang tayo dito. So ito, inahin pala ito, may baby din. May meron po, nandito sa box natin. So, ito malaki. Ang isang linggo. Yan. Isang linggo. One week pa lang siya. One week pa lang, medyo malikot. May balahibo na siya, no? Usually, yeah, may balahibo. Mga 5 days nag-uumpisa na sila or di lang, 3 days na nag-uumpisa na sila tubuan. Tapos wala pa siyang mata, no? Wala pa ho. No? Yun mga katropang rabbit pala. Pag 1 week pa lang. Yeah, ito yung mother niya. So usually tropa sa isang rabbit, ilan yung anak niya? Usually ho sir, ngayon, like dito meron kaming apat na piraso lang ang kanyang anak. Merong 6 at meron din hong 8 ang kanyang anak mo. So sobrang bilis ho talagang paramihin na itong rabbit kasi nga sa isang anakan, kaya ho nilang mag 8. Usually yung iba ho ang baan ng nagdo-12 pa. Dami. Kasi yung kanilang paanak. So talaga sobrang... Paano naman ang dumi ng rabbit? Ito ba ay may amoy? Ito ba ay may gamit pa? So tanong natin kay Trop. Kasi yung mga rabbit, met maya ang dumi. Opo. Paano po ba ang pag-maintain para hindi mabaho sa yung kanilang mga dumi? Dumi. Bali po dito sa amin, sa Daay Rabbitry, no? Kasi ngayon, no, kung mapapansin nyo, ang aming rabbitry is lupa po ang sahig. No? Sa dumi kasi, kung makita nga, may mga dumi pa dyan na nakano. Wala hong amoy ang dumi ng rabbit. Ganun ho kaganda yan, no? Kaya actually, kaya natin siya umpisa sa urban places o sa ating mga backyard, no? Kasi walang amoy ang dumi ng rabbit. Ngayon, no, may amoy dito is yung ihi ng rabbit, no? Pero ang maganda ho, pag ang ihi ng rabbit is dumaretso sa lupa, mabilis ho nawawala yung amoy nito, no? Eh kami ho nagme-maintain na disinfectant sa ating mga rabbitan para lalo mawala ang amoy. Okay. No. Na isa sa tropa natin sa distributor, no. Opo. So tropa, pwede ba naming malaman kung ano po yung pagkain ng rabbit, ano po ang pwede naming gawin pag kami nag-alaga sa rabbit? So yun po, sa rabbit po, pag nag-alaga po kayo, nag-umpisa sa pag-aalaga po ng rabbit. So unang-una ikukonsidera po is yung pagkain ng rabbit kasi ang child ng rabbit is sobrang maselang talaga. Kung mali kayo na ipapakain, pwede itong magtae at mamatay, no? So ito yung rabbit ternary office po, ito po yung gamit ko, no?
So, ito yung ano. And, syempre, ang maganda ko sa rabbit, bukod sa feed, pwede siya kumain ng mga damo. No? Na available lang sa ating mga paligid. Kaya, yung maintenance sa rabbit, hindi naman ganong kalakas talaga. Kung baga, mas makakatipid ka kung matututo kang gumamit ng damo at ng feeds natin. No? So, sa feeds natin, sa veterinario feeds, talagang ginawa siya para sa rabbit po. No? Para maiwasan din na mag-bloated at ang pinakahigit sa lahat, para mas mabilis po na bumigat ang ating mga rabbit, no? Na makuha na ito yung timbang para sa pangkatay ho natin, no? No? Kasi napakalaga ho na bumigat ang ating rabbit or mas mabuo yung kanyang karne o kanyang laman sa mas mabilis. Oo. Sa para mas mabilis sa panahon. Mas dumami, mas lumaki yung karne. Mas lumaki. At mabilis din makabawi ang ating mga rabbit farmer. So, yun sa mga goal talaga natin na ginagawa ngayon, no? So tropa, ano po bang pwede mong i-advise? Halimbawa, beginner, ano bang magandang ipakain sa rabbit? Yung mga damo lang na nakukuha sa paligid o bibili talaga ng feeds? Halo po, bali pagsabayin po natin yung pagbibigay ng feeds. Siyempre yung mga feeds ho, na ready available. Ngayon, katulad ho ngayon, marami na hong feeds na available para ho sa rabbit. And meron yung mga damo na isama natin. Unang-una para makatipid sa itong expenses. And makatulong din sa rabbit. Kasi nga, ito yung naturally, organic, na mas pagkain nila is yung mga damo natin, no? So i-balance lang ho. Katulad ho dito ang ginagawa namin, nabibili ho kami ng pizza umagat sa hapon, at pagdating po ng hapon tinatambakan na po namin ng damo sa kanilang mga kulungan, no? Para tuloy-tuloy yung consumption nila ng pagkain at maabot yung ideal weight na gusto natin. Tropa, ito po yung isa sa pangbenta na ng ating tropa EG, ano? Pangbenta niya na yan. So, titimbangin natin kung ilang kilo siya. Ayan, ilang kilo siya, tropa? It's 1.9 po. 1.9 o 1.920 po. Yun. Magkano ang isang kilo ng... Bali ngayon po sa market is 180 per kilo po. Mama. So, ito magdadalawang kilo. Ito po ay 2 months and... in half po, no? Two months and a half, product na. Product pwede na nang ibenta. So usually, ang average po is 1.8 po, to 2 kilos, pwede na siya pang, ano, pangkatay. So ito, usually, ang breed po nito is New Zealand. O baga, half New Zealand pa rin siya. Tawag dito, local NC yung kanyang nanay. So medyo mahirap ang palakyan kasi meron tayong mga breed po na mas mabilis lumaki. Yung kanilang ano, paglaki, yung iba, Thomas pa lang, nasa 2 kilos na. So yun yung mga breed na hinahabol natin ngayon para mas maging maganda ang quality ho ng rabbit. Pero ito ho, is pwede na, no? Ito yung mga, ano natin, no? Unang produce, no? So yan, ito ho yung ating kakatayin ho. Yung kakatayin para may benta na yung karne. Opo. Ano? Tapos, mayroon tayong nakita dito, ano, yung balat. Yung balat po. Yung balat ng rabbit. So, ito yung balat po ng rabbit. So, yan, kasi ang rabbit po, pag kinakatay, is inuubaran lang ho. Mm-hmm. So, nakukuha natin yung balat na pwede po natin gawing bag din, no? So, ayun, mga bag, wallet. Ang wallet po, yan po yung sample natin, no? Ang bag, wallet. Ayan, ang ganda, no? So, yan po. So, balat ng rabbit pala ito. Balat po ng rabbit, so, salin po talaga ay tsura. So, yan yung maganda sa balat ho ng rabbit. Ayan. So, tropa, pagkakatay nung karne, nung rabbit, tatanggalin yung balat. Pagtanggal ho ng balat, ididilad. Lalagyan ho natin ng asin. So, sobrang dami ho asin yan. Talagang ano, yun yung pasisip-sipin natin ng, ano, ng, kumbaga yung langis ng balat, no? Yung ganon. Mm. So, yun yung sisip-sip nun hanggang matuyo siya for 2 to 3 days. After ho nun na maging ganito na ho siya, lalagyan ho natin ng pula ng itlog, no? Oh, okay. Yung pula ho ng itlog para mas maging ano siya, yung malambot, no? Anong pula ng itlog, yung maalat? Ah, hindi ho, yung tawag dito, egg yolk. Egg yolk, okay. Ho, yun, so yun ay ilalagay natin ho dito, ipapahid, patutuyuin siya sa loob ng isang araw bago ho lalabahan. Ngayon, pag nilabahan, depende ho sa inyo kung anong shampoo ang gusto nyo gamitin, pwede rin sa shampoo eh. Para mas malambot yung ano, finished product. Oo nga, no? Mas malambot siya. Mas malambot. Yun, ang sarap ng hawakan. Ano ka, no? Lalo yung ibang parte, ho. Yan, no? So, yan ho, yan. So, yan. Yan ho yung ating susunod na project, ho, na gagawing bag, no? So, bukod ho sa karne ng rabbit, meron ho tayo mga iba pang produkto na nagagawa, ho, sa rabbit, ho, no? So, ayun. Sabi nga nila, walang tapon talaga. Papangalan nga ng rabbit. Sa... A rabbit, meron ding ibon si tropa natin, mga labbard naman. So tingnan natin sa loob. Yan, pasok tayo sa loob. So ito yung mga kanyang mga labbard. Yan.
So ito yung ano, ating aviary. Ito yung ating simpleng aviary ng hawk, no? So aviary, dito kami talaga nag-umpisa bago kami nag-African Love, ay nag-rabbit, no? So nag-umpisa kami sa African Love Birds. Ito po yung una kong alaga. So nag-umpisa sa libangan, hanggang dumami, nakabenta. Eh ngayon, nag-expand na ho kami sa rabbit tree. Pero dito kami nag-umpisa. So meron po tayo dito, kulang-kulang ho, mga 200 piraso ng ang African lovebirds. Dami ano. And meron din hong ilan tayo? Bali. Ngayon ho ay nasa 50 pairs na kami ng African lovebirds po alakasalang ngayon, no. So meron ho dito mga may itlog ngayon, meron may mga inakay po. Bali ito po. So dito ho yung mga may inakay po. So ayan mga tropa, silip tayo. Ano, no. Ito ang ayan yung mga inakay, mga katropa. Oh. So, ang ganda, no? Ayun, mga African lovebird lahat yan. Po, mga African lovebird. So, yan. So, tapos meron tayong mga ano. Ito yung nanay nila, oh. So, meron tayong mga bagong pisa na ipod. Para maganda yung ituro ng bagong pisa. So, yung bagong pisa na African lovebird, titingnan natin. Yan si tropang igi natin. Ang ganda, no? Ito, business. Ayan. 2 to 3 days pa lang yan. Opo. Hindi ba tropa bawal hawakan? Hindi naman. Hindi naman, no. Basta ano lang, tawag dito. Sa ngayon, no, pag-araw-araw mo, nagsisilip kami, tinitingnan natin kung ano din yung kalagayan ng mga ibon na alaga natin. Kaya minsan, nahawakan talaga namin yung mga kids. Eh, yun lang, mas maganda yung mga magulang, kilala mo yung ugali. Kasi may mga okay magulang na pag ginawa kami yung kids, ay yung kanilang mga inakay, tutukay niya talaga. Mm-hmm. No? So yun talaga. So actually, kilala naman natin yung ibang ibo natin kung ano ugali nila. Kaya nangawak-hawakan natin yung kanilang mga anak po. So ito yung, itong kwarto na to, paikot, puro labird. No, puro labird po to. Ito yung dating pagawaan ng sapatos, no? Ah. Kasi kung ilala niyo ang bingay, dati lagi niyo, no? Parang sapatos. So, pagawaan mo ng sapatos ko dati na hindi na nagtigil, na gumawa ng sapatos, yun, kinonvert ko to ABRE para maging, yun, alagaan ho ng African lovebirds. Eh yan, meron tayong, ang ano natin, oh, maganda, dito, oh. Ilaw natin dito, natural sunlight talaga. Oh. Ang nagpapalailaw. Tapos may, ano pa, may electric fan pa. Kabila. Kabila tayo para may umiikot na hangin. Meron pa sa kabila. O, para may, so talagang may kapital ito, no? Magastos pero talaga. Meron talagang kapital, pero kami nag-umpisa lang naman sa maliit, no? Mga ilang piraso ng ibon. Pinaikot ho, and yun, nangarap na lumaki. Yan. So ngayon naman, nagawa ho natin. Ano ho, bali 2017 pa ho tayo nag-umpisa na mag-ibon. O, 2017, bali. Paano naman yung marketing ng ibon, tropa? Online po, bali yun po, meron kaming ano, online po na DIEBRE. Doon mo yung matisip yung mga activity namin, pati yung mga ibon na napoproduce na itong ABRE, doon yung rin po makikita. Eh, nagbablog din po kami, so the ITV po, so yun yung aming channel, doon yung makikita kung ano yung mga ginawa namin, at ano yung mga aral na natutunan namin sa mundo ng pag-iibon. Kaya ho namin napalaki ito ng ganito. So, shout out tayo sa ITV. Oo, oh, shout out sa ITV. And sa mga idol dyan, subscribe na ITV. So, subscribe kita mamaya, idol. So, yan, yung mga business ng ating tropa, African lover. At the same time, yung kanyang rabbit meat na tuloy-tuloy. Dahil yun ang pinunta natin dito, yung paano ang production ng rabbit. No? Sa, start sa pag-aalaga, kung magkano yung mga expenses ng pag-aalaga sa rabbit, then pagbenta, kung ito ba ay mga kabawi sa ginastos. So sa rabbit, ano po ba ang mga expenses natin? Bali po sa rabbit po, ang expenses po talaga natin is yung rabbit mismo. No? May, actually, isa ko sa mga beneficiaries ng Binyo City Rabbit Trail, kaya may libre na tayong pang-umpisa na trail. Pero kung hindi naman ganun na yung nangyari, katulad na bumili din naman po ako ng ibang rabbit, yun, nag-umpisa rin naman din ako na mamumunan sa rabbit mismo. So ngayon, nag-range po kasi ang rabbit natin, 500 to 1,000 po ang isang piraso. Yung magandang breed ho, para maging pang-carne po. No? Mm-hmm. Pero, ang maganda naman po doon, yung computation ng bawi nito. So, magmumunan ka sa rabbit, sa kulungan. No? Siyempre, kulungan, no? Magmumunan ka rin doon.
Ang alam ko sa kulungan, merong mga available ready-made, mga 2,000 gano'n, 2,500, no? Pero kung kukumpitin po natin sa isang Paris ho na rabbit, mabilis po makakabawi. Kasi pag nanganak po ito, pwede itong manganak ng 8 piraso, no? So yung 8 piraso, sabihin na natin, mabenta natin siya as for meat, no? For meat. Damihin, no? Yung ating tropang, si tropang EG, no? Si Luigi siya. Ano nga ba tropa, pinido mo? Dilag po, Luigi Dilag po. Yan, yun yung ating tropa na nakatira dito sa City of Binyan. So dinalaw natin siya para makita yung kanyang farm at ma-build up na rin natin yung kanyang business na tawag ng tropa? Rabbit tree po. Rabbit tree, ano po? Ayun. Meat production. Meat production ng rabbit. Okay. So yun, nakita natin kanina, in-explain niya yung kanyang mga farm, yung kanyang mga rabbit, may mga meron siyang mga breeder, meron siyang breeding, meron siyang mga pang-stag, no, may mga anak na rin yung kanyang ibang rabbit. So titingnan natin naman ngayon yung kanyang tawag nito po ba yung kakatayin ba? Meron tayong mga products po like yung mga tusino, tapa yan. Na ginagawa po. Yan naman yung ating titingnan kung saan ba napupunta yung karne ng rabbit. No, para malaman natin kasi tayo as a Pilipino maawain tayo, hindi pa tayo naka-try, no, na kumatay ng rabbit, puro lang tayo alaga. So sabi nga ng tropa natin is maganda daw ang benefits nito, no, sa mga matataas ang dugo, mga high blood, pwede daw itong karne na to. So siguro nakikita naman natin sa ibang bansa na marami naman talagang production ang rabbit na iba nga, nakikita natin sa pelikula, hinahunting pa, no? So titingnan natin, ano? Hinahunting pa. So tropa, patingin kami nung ano mo, nung mga rabbit mo na pwede nang ibenta at i-market, ano? Ayun po, punta tayo kay Ate Josephine. Okay. Farm, ano? Rabbit farm ng ating katropang Josephine. Ayan, ito na yung kanyang alagang farm. Ayan. So marami, ano? Marami din siyang mga rabbit dito. Marami ho mga panak sa Ate Josephine. Iba't ibang kulay, ano? Oo. May puti, may brown. May itim pa doon, oh. Ayun, oh. Kulay itim. So wala namang problema, ano? Wala namang issue sa kulay. May pinaampun mo. Ay, sa dose. Kali, ano po? Sa kulay? Sa kulay, walang issue? Wala namang. Wala. Pagkate mo, ba't naman ang dami? Ano? Oo, ano. Sabagay. Kahit anong kulay, ho, pwede. Sa bagay. Tahimik naman siya, hindi siya wala siya. Kayo pa. Tahimik. Oo. Hindi nakaka-permiso sa kapitbahay. Ayun, gaganda tingnan, no? Gaganda tingnan ng mga rabbit. So, 2 months to 3 months, pwede na po. Pwede nang i-dispose para pera na. Opo, mga katropa. 2 months to 3 months, no? Ang galing. Napasukin natin sa loob, mga katropa. Ayan, lalaki. Ayan pa, tropa. Mga katropa, may baby doon, oh. Ayan, kung natatanaw nyo. 9 days pa lang. So, 9 days pa lang siya, mga katropa. Ayan, oh. Ilang piraso siya? Bali, ano, sir? Ito, 10 kids. Ito, 8. 10. 10 yung baby. Ayun. 10 kids pala, kung tawagin. Ayan, yung isa, oh. So, ito, 8. So, ayan. Yan yung nanay. Tapos ito yung pure. Ito. Oo, yun ang tatay. Pure din. Ito, ilang days naman ito? Ano pa lang yan, sir? One day. Ah, 1 day pa lang siya. Wala pa siyang balahibo. Ano po siya? Para siyang brown-brown pa, no? Makula-pula. Ayan siya. So pagka ganyan, ang pagkain niya is yung na-dede din sa nanay. Ano? Na-dede sa nanay. Ang mother, pellet, tsaka malunggay. Ah, okay. Pampagatas yung malunggay. Eh. Parang tao, ano? Pampagatas yung malunggay. Eh. Ayun. Ang galing. So, ito. Ito naman yung mga... Mga lalaki ito? Ito, mga ano to? Mga back. Back? Ano ibig sabihin ng back? Lalaki. Ayun. Oh my God! Wow! Tsaka yun. Yung back. Ito yung... Ito ang tatay, NC. Ayun, meron din doon, no, na bagong panganak.
Ang galing. Bali, ito 12 kids din to eh. 12 kids, 12 yung anak niya. Ayun, kung natatanaw niyo mga tropa, 12. So, ito talagang wala tayong masabi. Parang maganda ang production sa rabbit. Tiyaga lang talaga. Sa mga nakakapanood po nito, pag-isipan nyo na po ng guro, talagang maganda. Maganda itong negosyo, business itong rabbit na to. Hindi kayo malulugi. Ayan. So, pag-aralan muna ninyong kumain. Maganda, maganda po talaga, mga katropa. Ating tropang Josie at si tropang Eji pa rin. So, andito tayo ngayon. Ito yung rabbit ngayon. Ito yung rabbit na pinakita namin sa inyo kanina. So, yan, tinimang natin siya sa kaya Ate Josie. Kasi nga, dito para malaman kung magkano kukunin yung ating rabbit, no, dito sa Katayan. No. So, magkano siya? So, 184 kilo po. No. And, tawag dito, bali na sa 1.9 siya. So, pag tinuso natin. 180 ang kilo mga katropa. So 1.9 kilo siya. Opo. So 1.9 kilos times 180 po is 342 po. Aba. Yung isa po. No, sa atin po. So isipin niyo kung meron po kayong galingan. Sa isang kanakan. No, 1 times 8 po. So meron kayo 2,736 sa isang batch po. Malaki na. Malaki na. Buwan. Pero ngayon ang target po talaga namin makabuo ng breed ng rabbit na sa dalawang ng dalawang buwan is nagpas 2 kilos na para gawing pangkatay at mas makapag-provide ng mas quality na meat para sa ating mga consumer po. Ang galing. Mga katropa, ganyan pong pagbalat ng rabbit. Yan. Yan po yung dinispose na kanina yung tinimbang. So, ayan na siya. Yan, ganyan po ang pagbalat. So, walang pinagkaiba sa kambing, ano? Sa karnero? Oo, kung babalatan. Pero palimitan naman ang kambing kasi, di ba, suplete. Oo. Yung balat niya, ewan ko lang kung napaprocess. Ayun. Ito, simula sa balat pala hanggang sa karne, kumikita. Buntot, ginagawang kitchen, paa. Ah, yung buntot pala, no? Ayun, meron doon sa mesa. Ginagawang kitchen. Tayo. Ayun. So, tingnan natin mga katropa yung kitchen na buntot. So, ayan mga katropa, no? Ang ganda, ito yung buntot. Yan, buntot yan. So, ginawang kitchen na. Aha, ang ganda. Ito naman yung paa. Ang ganda, ayan. So, lahat pala dito, pwedeng ibenta. Ayan mga katropa, oh, ang ganda. Ang sarap hipuin. No, kala mo talagang cotton lang siya na ginawa, pero na-preserve. Ang ganda. Original pala ito. So, ayan na mga katropa. Ayan na. Oh. Hinila na yung balat. Ayan ang balat. Itong balat niya. Sabay natin dito. So, ayan yung balat. Asin mo na yung bituka. Ayan. So, parang kambing lang talaga. So, ganyan po ang pagkatay. Yan. Yan, ito po yung balat. So, yun nga, lalagyan ng asin. Tapos, ibibilad. Gaya nung pinakita natin kanina. Ito mga katropa, may stock na sila dito. Ito po yung mga balat. Yan po yung puti, yan po yung asin, binabad. Yan. Ibibilad. Tapos ito, nalagyan na ito ng itlog, ano? Hindi pa. Hindi pa, ayan. So ito yung mga nilagyan nila ng asin. Kailangan ba iodize o rack? Rack. Yan. Kala ko iodize. Okay, yun pala. Ang ganda. So ayan mga katropa, yan ang processing ano ng pag-alaga. Simula tayo sa pag-aalaga, sa pag-processing ng
pagkatay din sa pag-marketing. Wala siyang taba talaga, ano? Wala siyang ganun taba. O, parang manok lang, ano? Parang siya gaan. Pigi niya. Parang manok lang ang karne. Ngayon, hugasan lang natin maigi. Ayan. So, hugasan siya. Ayan, malinis na mga katropa. Malinis na siya. Ayan. So, ano pa? Parang na siyang manok. Wow. White meat. Bate ka lang mamaya. Kanina, natinimbang natin na 1.9. Titimbangin ulit. So, yun. Ito, this is it. Bali, ito. Tinimbang ho natin ulit. No? So, ano siya? 1.40. No? Na yung kilo. So, ito ho. Pag ganito ho, dress na ho na... na rabbit ho, is ang halaga na ho na ito na per kilo is 450 po per kilo. Okay, mas mahal mas siya. Mas mahal talaga ang karne ng rabbit ho talaga. Kasi nga ho, organic ang ating karne, healthy, high protein, at low cholesterol, no? Mm-hmm. And sa supply and demand ho, kukunti pa lang ho ang supply natin ngayon ng rabbit at kukunti pa lang ho ang nag-aalaga ng rabbit ngayon. At ang mataas ho ang demand natin kasi ho, marami hong health conscious ngayon, no? At marami hong gusto ho talaga na minomonitor yung kanilang pagkain at mas gusto na mas mataas na protein ang pagkain kaysa mas mataas ang cholesterol or ang fat content ng kanilang mga pagkain. Kaya ho talaga sa ngayon, dahil of supply of demand, mataas ho talaga pa ang karne ng rabbit. Pero sulit naman ho ang pagkain natin ng rabbit nga. Kasi nga ho, mas mahal ho, mas mura na ho ang pagkain ng rabbit kaysa ho sa magpagamot ka sa ospital, no? So mas mura ho talaga siya. So, kaysa magpagamot ka sa ospital, nang dahil sa sakit at komplikasyon, dala na mga pagkain natin ngayon, no? Mm-hmm. So, yan ho, kaya ko, inumpisahan ko na rin. Talagang talaga. Walang kolesterol talaga ito, ano? Ang galing. Inumpisahan ko na rin, no? Ang galing. So, mas mahal pala siya, no? Pagka... Pag-dress na po. Pag-dress na. Na tayo na ho. 450 na po ang per kilo. 450 na. So, opo. Mas mahal na. Mas mahal po. Ayun. And hopefully, pagdating ho ng panahon at marami na ho nakatanggap sa rabbit meat at marami na ho nagbe-breed ng rabbit, mas mamura siya. So ngayon ho, kung gusto niyo mag-consumption ng sarili niyong rabbit, mas mura ho kung sarili ho niyong alaga. Mm-hmm. Yung inyong ano, kinukonsumption po. Okay. So kropa natin. So yun po. Finished product na tayo. So ito na ho yung finished product ko natin, no, yung katulad ng dinidiscuss natin kanina. Sa tropa rabbit meat po, meron ho tayong mga tapa. So actually, na ayan, ito ho tapa natin, sa price na lang ho, no. Kung medyo namamahalan, 450 yung isang buo natin ng rabbit. So, ito ho natin 200 grams na tapa. Iluluto nyo na lang ho. Madaling iluto. Ano dito? Iprito nyo na lang, no? Ilalagay sa inyong ano. And naghahalaga lang po siya na 130 pesos per pack po. So, pwede pang umagahan, tanghalian, hapunan. So, napakaganda. And yun nga. Nakakatulong ho sa ating mga diet, no? So, ito ho yung ating ano, advocacy na healthy meat para sa bawat kapagkainan ho ng bawat Binyanense at bawat Pilipino po, no? So, yun po. Tropa rabbit meat po. Tosino. Actually, may tosino din kami na 130 per pack. Meron din ho kaming, tawag dito, longganisa per pack is 130 din. And meron din ho kaming, tawag dito, Shanghai na 100 ho per pack. At meron din ho kaming sisig na 100 per pack din po. So, available ho, wala na ho kayong poproblemahin. Iluluto nyo na lang ho sa inyong mga bahaya pagkainan. At yun nga, rabbit meat ho. Meron din tayong siomay, no? May siomay din ho. Na 120 ba? Yung per pack nun? Ganun, no? So, 100 per pack yata, 120. So, yun po, per pack. And yun, ready to eat na ho, na yung mga rabbit meat natin. No? Good for your diet, everyday diet po. Ito ba? Yan ho, yan. Giniling na ho, yung manure. So, ito na yun. Opo. So, ito ho, pinatuyo, bago giniling ho. No. So, ito ho yun. So, yun po. Maraming salamat po. So, saan pa kayo? Ang laki pala ng kitaan dito sa rabbit. No? At siguro, ngayon, nainggan nyo na rin ako. Try ko din na mag-alaga, mga katropa. Kayo, try nyo rin, mga katropa.